Magandang araw, agribodies and online kaskwela! Nalalapit na naman, Roy, ang araw ng Kapaskuhan. I'm sure, kabi-kabila na naman ang parties at reunion na dadayuhin ng mga Pinoy. At kasama dyan ang walang humpay na kainan. Nako, yan na naman, Madel. Napaboritong bonding ng mga kaibigan natin at ng ating mga pamilya. Pero merong isa dyan na hindi mawawala, ang laging present, ang lechon, na kasama na sa kultura ng mga Pilipino. Ito ay simbolo ng kasaganaan at pasasalamat sa mga patron para sa mabiyayang buhay. Ngayong araw, tatakamin namin kayo sa mga ituturong lutuin ng Chiofelli Nature Farms na mula sa karne ng native pigs. Halika, sama-sama naman tayong matututo at mabubusog sa kaalaman dito sa programang Ating Eskwelahan, Hayop na Pangkabuhayan! Maaari natin pagkakitaan dito sa pag-aalaga ng native na baboy. Una ay maaari tayong magbenta ng mga breeders na ating inaalagaan. Maaari din tayong pwede magbenta ng mga choice cut o mga karne. Pwede rin tayong magbenta ng lechon. Pwede rin tayong magbenta ng processed products like yung mga longganisa, tocino, tapa, embutido, yung mga pwedeng baunin ng mga anak natin. Pwede rin itong pangkain sa bahay, hindi na tayo bibili ng mga commercial pork meat. And at the same time, kung hindi tayo nagchichicharon, pwede rin natin gawing balat, leather, ang ating mga native pork, mga balat na native na baboy. And aside from that, maaari ka rin kumita sa agritourism. Sa farmo, pupunta yung mga tourist to see yung, kung ano yung mga alaga mo. Although, pagdating sa biosecurity, dapat may restriction tayo. Hindi lahat ng ating mga nire-raise ay pwede nilang mapuntahan because of biosecurity. Ang native na baboy ay perfect para sa lechon. Lalo na sa mga handaan, ang hinahanap talaga ng mga kumakain ay yung malasa. Ang isang quality native na baboy, ito ay produkto ng magandang breeder at ito ay pinalaki ng maayos. Ito ay malusog at ito ay walang sakit. Bago tayo mag-process ng ating mga native na baboy, kailangan natin intindihin o unawain ng ating i-develop or product na gagawin ay pagkain. So, dapat sa pagkain, meron tayong basic na kaalaman sa food safety at dapat yung mga mag-handle ng pagkain ay may kaalaman din sila sa food safety. Mas maganda kung ang ating mga i-hire o kung tayo ang gagawa ay kumuha muna tayo ng health certificate mula sa munisipyo or sa mga city na nakakasakop sa atin. And dapat, isa rin sa basic na kailangan din natin, yung mga equipment na gagamitin natin ay at least dapat malinis. Dapat sanitize yung mga surface, dapat yung floors natin ay tiles, dapat yung ating mga gagamitin sa ating pagkain ay well sanitized din. So, madali lang naman yun eh. Ano ba mga ginagamit natin for sanitation? Pwede tayong gumamit ng mga chlorinated na solutions. Pwede tayong gumamit ng chlorine or mga cleaning agents para sa sanitation natin. Pagdating naman sa hygiene ng workers o ng ating mga staff, kailangan meron din silang personal protective equipment or gears na gagamitin, no? Basic 'yan sa food processing, no? Dapat meron silang hairnet, meron silang face mask, naka-apron sila, tapos meron silang gloves pag hahawak ng food or at least magugas sila at least 20 seconds or dalawang happy birthday song. And then dapat naka-clog sila for safety ng kanilang mga paa, walang torn clothes, tapos wala dapat silang suot ng mga jewelries.
even mga relo na maaring makakontaminate sa pagkain na kanilang piniprepare. And to add to that, kailangan din natin ng mga rust resistant na mga kagamitan. Like yung table natin, dapat at least meron tayong stainless steel tables para naman hygienic yung ating preparation ng ating food. Nais ko kayong bitahan dito sa amin, sa TFLA Nature Farms, kung gusto mong makita ang kakaibang pag-aalaga ng native na baboy, pumunta lang po kayo dito sa Silang Cavite, dito lang po sa Barangay Lumil, matatagpuan ang aming farm. This is along Santa Rosa Tagaytay Road. We're 3 kilometers approximately from Philippine National Police Academy going to Tagaytay. Ang aming farm ay may mga meron kaming several offerings dito. Pwede kayong may farm stay, meron kaming seminars and workshops, at meron din kaming restaurant dito, although separate siya sa farm namin, and meron din kaming maliit na resort. Para sa mga gustong kumontak sa akin, pwede nyo po akong email sa icindiacharlie_bil@yahoo.com. Ang contact number ko ay 0917-882-2379. I-follow nyo po yung TFLA Nature Farms sa Facebook page ng TFLA Nature Farms. Ang TFLA Cafe po may Facebook page din po. Doon lang po makikita yung mga updates at mga ginagawa namin sa aming mga places of business. Programa na Agricultural Training Institute ay ang pagbibigay ng pagsasanay at scholarship. Bilang isang PRC-CBD provider, ang Career Development and Management Services Section o CDMS ang namamahala sa mga pagsasanay ng mga Agricultural Extension Workers o AEWs, mga magsasaka, kasama na rin ang mga kababaihan, senior citizens, person with disability, indigenous people, at mga kabataan sa iba't ibang programa tulad ng rice, corn, organic agriculture, high-value crops, at livestock. Kasama na rin ang mga pagsasanay sa Farm Business School, Gender and Development o GOD, Agri-Mechanization, Early Child Care and Development, at Special Concerns. Isa rin sa serbisyo ng CDMS ay ang pagbibigay ng 4-year scholarship sa agriculture at agri-related course sa mga kabataan, particular sa mga anak ng mga magsasaka at mangingisda.